Magandang araw po. This is Jeff at nice ko i-share sa inyo isang very useful application. Ito po ang tinatawag na Quick Bible. So, exit muna natin. Ito siya. So, ganito po yung icon niya. And then, okay, so ang standard niyang features pag siya in-open mo ay something like this. So, ito may Bible. And then, you can add base dito sa list kung ano yung nais mong i-add. So, let's say dito tayo sa English. Ayan, may mga choices ka, kamukha niyang King James. Meron din pong Tagalog. At mapupunta siya dito sa section na to, yung mga downloaded. And also, pwede kami mag-import. Kamukha nito, wala na yatang New King James sa list. Ibang version. So, meron ako ditong PDB file. Okay? Pwede ka magpasok sa kanya. So, currently, ito ang mga naka-install sa akin. King James, New King James, Updated King James, and ang Biblia. So, back tayo dun sa script. So, ito yung usual na gamit ko. So, English and Tagalog. Okay? Pwedeng pa isang taas, isang baba, pwede rin tayo. It's very useful sa mga nag-aaral ng Word of God. May times na nais mo rin mabasa on a different translation. Kamukha nito, meron tayong English and may Tagalog. So, pwede ka rin mag-highlight ng mga gusto mong i-highlight na verse. So, let's say, gusto natin i-highlight ito, pwede ka pumili dyan. Yellow, diba? So, para ka rin magamit ng highlighter sa totoong Bible. And you can also change a few settings dito sa display niya. So, anong gusto mong font size and themes and settings. Meron din dito regarding sa keep screen on. Okay. So, kung or you can alternatively pwede mo baguhin na lang ito sa system settings ng phone mo. So by the way, Android itong gamit natin, and as far as I know, wala yatang port nito for iOS. Meron ditong sync. Okay, so edit out ko na lang yung email. So may multiple devices ka, so meron siyang sync. So, kung let's say nag-add ka ng highlight, magre-reflect dun sa kabilang smartphone mo as long as may mobile, may data connection or wifi connection yung huli mong ginamitan o huling smart device na kung saan ka nagkaroon ng changes dun sa Bible. So, ang ganda nito, meron din siyang mga devotion. So, you can scroll back and forth Monday, Tuesday, morning and evening. So think of it as like a daily bread. Meron ding reading plan which you can subscribe. So para meron kang susundan habang nagbabasa ka ng Bible. So ito na po yung ating Quick Bible. So, titingnan natin siya sa Play Store kung nasaan siya. So buksan natin yung Play Store. Let's search Quick Bible. So, ito siya. Quick Bible by Youku. Okay? So, ipipindutin nyo lang install, and then may mga help din dito or sample screenshot to get you started. And by the way, pwede mo pala baguhin yung paano may i-open yung Bible. Sa akin, mas nasanay ako dito sa grid. So, pipindot lang ako dito. Let's say, Romans 5:8. Yan, ganyan. Okay. So, iba-iba kasi. Meron dialer type, direct. So, grid medyo mas mabilisan na pag-open. So, kagandahan pa nito, pwede mo siya magamit kahit na wala kang data.
very useful kung limited lang yung load ng phone mo, so or nag-wifi ka lang saglit to download this book, this application. So very very useful po. And lagi nating tatandaan itong salita dito sa Matthew 24 verse 35, langit at lupa ay lilipas, tapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. So ang so word of God is very much powerful. It is living, it is eternal. So it is not limited sa kung ano mang medium na meron tayo, na from stone tablet to scrolls to early translations to the physical Bible, the modern copy today, or even itong digital format. So this, so walang dapat ikahiya na kung ano man ang dala mong version, whether it is PDF format, ebook, e-Bible, or this application, as long as yung salita ng Diyos ay nasa ating puso. So God bless everyone, and I will be much happy, and kung kayo din po ay magsasubscribe po sa ating YouTube channel. Salamat po, God bless.